bumili tayo ng plant rack na 4 layers. Bali, parang pahagdan po siya. Panoorin nyo po guys kung paano natin hinangin. Nakabaliktad po yan guys para sa ilalim ng mga hinang. Guys, ganyan po, ipitan nyo lang po ulit bago nyo po hinangin para hindi po siya gumalaw, para lagi pong naka-level yung mga gagawin ninyo. Pag magsasapin po kayo, ganyan po ulit, ilalagyan nyo din po ulit ng mga marka. At pag magpuputol po kayo ng bakal, huwag nyo rin po isasagad para hindi rin po siya lumundo at hindi umalsa. Gaya po ng mga unang sinasabi ko sa mga una kong video, kailangan po ay hindi saktong-sakto ang putol ninyo ng bakal, para batak na batak po yung bakal niya. Nag-expand po kasi yung bakal pagka po hinihinang, kaya kailangan po ay hindi masyadong sakto para po hindi sumikad, para hindi magkaroon ng lundo o alsa yung mga flat bar na isasapin ninyo. Lalagyan nyo din po ng mga angle bar sa ilalim na pinaka brace niya, para matatag po yung flat bar na ilalagay ninyo. At palagi rin pong sa ilalim lagi ang hinang, para pagka nakatihaya na po siya, pagka nakatayo na po siya, yung pong ibabaw ay makinis, wala pong hinang. Puro po sa ilalim ang hinang natin, mga idol. Ayan po mga idol, nakatihaya na po siya, yari na po siya. O, wala po kayong makikitang hinang sa ibabaw. Yung mga gilid naman po na may hinang yan, kininis po natin yan, yung grinder po natin, para po pagka pininturahan ay makinis po siya talaga. Yan naman po yung ating finished product na pipinturahan na rin po yan pagka nakinis natin mabuti yan, titik-tikin. Ayan po mga idol, mayari na po natin. Ayan, pinunturaan na po natin. Ayan po, nakikita po ninyo. Ayan po ang kayarian ng ating ginawa na plant rack na pahagdan. At makikita nyo po rito na i-deliver na din po natin yung ating nayari na plant rack. Maraming salamat po.